Yan, magandang buhay mga sir. So, paita ko lang sa inyo yung ating nabiling pickup, no? So, Nissan 1989 model. So, ang makina niya is BD25, no? So, medyo maliit lang yung makina niya. So, matipid sa diesel. So, ayan siya. So, worth 149K yung ating nabili. So, bagong hilamos na siya nung nabili ko sa owner. Kaya lang, talagang old model na. Pero, ang nagustuhan ko kasi yung mugs niya. Tapos, naka-offset na siya, no? Naka-mugs siya, tapos naka-offset na siya. Medyo nakalabas na yung gulong niya. Tapos, original pa yung mga upuan. Original pa yung mga upuan niya. Pang Nissan Eagle. Yan. Ang mga dinagdag ko lang dito is halos gumastos din ako ng almost 8,000, no? So, ang mga nadagdag, yung itong rain visor niya, kulang 800. Tapos, yung kanyang electric pan. Ano pa? Yung brake shoe dito sa harap, pinalitan ko na, bago na. Pinalinis ko na yan, lahat ng mga brake cap niya. Pinaayos na yon. Tapos yung dalawa rito sa harap na ano, na brake hose. Ito. Yan, dalawang brake hose yan. Magtabila. Bago na yan. Para safe tayo. No? Tapos, nung binili ko siya, wala siyang ignition starter. Ito, wala siya nito. So, naghanap kami sa second hand. May nahanap naman kami. Binigay naman siya ng 2.5, no? Tapos nagpagawa na lang kami ng susi. Pwede pala yun. Kahit na wala siyang susi, magagawan pala siya basta dala-dala mo tong ignition starter. Yan. So, yun yung mga ginastos natin dyan. Tapos nagpa-change oil na rin pala tayo. Change oil na to. So, bagong change oil na siya. Yun ang mga ginawa natin dito para medyo alam natin kung kailan na pwedeng i-change oil uli. So ang issue niya, ang nakita nating issue, ayan, wala na siyang hindi na gumagana tong panel niya. Yung speedometer and yung mga gauge na yan, ang gumagana na lang itong ano, yung sa temperature ng makina. Ayan. Tapos may isang issue pa pala ito. Itong kanyang tawag dito, handbrake, no? Sira siya. Nawala na yung assembly niya rito sa loob. So, naghahanap ako kung saan makakabili ng assembly niya dito. So, may nag-o-offer na 4.5 daw yung assembly niya rito. O, ayan siya mga sir. Maayos naman siyang umandar pa. One click start lang dahil bago na nga yung kanyang ano, dilinis nga yung starter. So inabot na rin ako dito ng almost 168,000 siguro lahat, pati yung labor nung mekaniko. Ayan siya. So pagawain pa yung kanyang aircon. May buga naman siya eh. May buga naman. Ayan. May bumubuga naman na hangin. Wala nga lang lamig. Siguro pre-yun lang yan. No? Or cleaning. Ayan siya. Tapos, tingnan natin kung madaling paandarin, no? So, start natin. Starter. Ayan tawag dito. Heater. And start. Ayan. So maganda pa naman siya mag-start. Ganit pa naman yung ano niya. One click start pa naman siya. Ayan ang kagandahan niya. Madali lang i-start. Malakas pa yung makina niya. Kaya lang eh, pag-pick up. Pag pick up eh, talagang matagtag.
So ang kagandahan naman pag pick up, pwedeng pag nagsawa na ako sa lower, pwede kong itaas, no? Pwede kong magpalit ng gulong para mag-iba naman yung itsura niya. Ayan siya. So ano sa palagay niyo mga sir, maatwiran ba yung ating pagkakabili dito? 149, pero halos gumastos na tayo ng 15K plus, no? Sa mga pinalitan natin na pyesa para maging maayos naman siya pang long drive. Pang daily use lang natin ito. Pakita ko sa inyo yung loob, yung makina. Yan, so ito yung kanyang makina. 1989 model siya. Okay pa naman, wala pa namang talsik, wala pa namang blow-by. Wala pa namang humatak. Yung radiator niya, ano na, no? Pang elf na daw itong radiator niya. Gusto ko yung pick-up kasi maraming pwedeng ikarga kaysa mag-second hand ako ng mga kotse. Eh, mas gusto ko na ito kahit na old model yan. Ayan, kahit na old model siya. Okay naman, disente pa rin naman siyang tingnan. Wala nga lang aircon. No? Pero mapapaayos pa naman yon. Yeah.